Mahigit 900 pamilya o kabahayan ang nabigyan ng tulong pinansyal ng Adventist Development and Relief Agency o ADRA sa isang evacuation site sa Malilipot, Albay. Ang kanilang ayuda ay nagdulot ng saya at panibagong pag-asa sa mga residenteng lumikas mula sa kanilang mga tahanan noong kasagsagan ng pag-alboruto ng Bulkang Mayon. Nagbabalik si James Matthew Burse para sa Balitang May Pag-asa. Narito ako ngayon sa Evacuation Center sa San Jose Elementary School, Malilipot, Albay, kung saan ang Adventist Development and Relief Agency or ADRA ay mahagi ng tulong pinansyal sa halos 1,000 sambahayan na naapektuhan na aktibidad ng Bulkang Mayon. Nitong mga nagdaang linggo, nakaranas ang Albay ng matinding pag-alboroto ng Bulkang Mayon na nagresulta sa paglikas ng mga residente sa kanilang mga tahanan upang masiguro ang kaligtasan ng kanilang pamilya. Upang matugunan ang kanilang pangangailangan, pinili ng ADRA Philippines kasama ang Southern Zone Mission na magsagawa ng isang immediate response cash assistance. Kami po sa ADRA ay bilang humanitarian arm ng Seventh-day Adventist Church, kami po ang tumutugon when in terms of disaster po, nagre-response po kami. Meron din po kaming mga development projects all around the Philippines. Kasalukuyan po nandito po kami ngayon sa Legazpi, Albay dahil nga po sa pag-alboroto ng Mayon Volcano. So, nagbigay po kami ng cash assistance dito. May dalawang lugar po tayo na napili, yung pong evacuation ng San Jose at saka ng Santo Domingo. Layunin din ito na ipahayag ang mahalagang papel na ginagampanan ng organisasyong ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng malasakit at suporta sa mga apektadong komunidad. Mula sa mga residente na nakatira sa 6 at 8 kilometer danger zone ng Mount Mayon, isa si Evelyn Bigka sa mga nakatanggap ng cash assistance mula sa ADRA. Kami po ay nakatira dito sa loob po ng 3 weeks na po. Eh, nagpapasalamat po kami sa mga tumulong po sa amin. Kasi po, sapat po yung pagkain na binigay sa amin. Saka po yung mga gamit sa bahay, tulad po ng tubig, mga banig, kumot. Maraming salamat po sa ADRA kasi po kahit po paano, mas malaking tulong na po yun sa amin. Katulad po sa akin, nagtitinda, pandagdag puhunan na po yun. Nasa 950 pamilya mula sa Barangay Fidel Soltida, San Fernando, Kalbayog at Bicol ay nakatanggap. Ito ay makakatulong sa kanila na mabili ang kanilang pangangailangan habang sila ay wala pa sa kanilang mga tahanan. Papasalamat po ako sa tulong ng ADRA na dala dito sa aking barangay dahil malaking tulong po 'yon. Napakalaking tulong po sa mga constituents ko ng Barangay Kalbayog. Galing from NPUC, then ADRA, ay isang malaking tulong po sa isang pamilya upang mabili nila yung kanilang kailangan. Kung damit, kung sabon, kung anuman. Kaya maganda po itong ginawa ng ADRA sa panahong ito na natutuwa yung mga pamilya na nakatanggap dahil sila po ay may pera. Magbibili sila ng kanilang dapat bilihin. Mula dito sa probinsya ng Albay at may layuning makapagatid ng mga balitang may dalang pag-asa, James Matthew Burse, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News.